prito ko muna yung bangus na dinain ko na rin. Sinison ko na rin yan o tinimplahan ko na rin yan ng asin at paminta. Antayin na lang maluto yung kabilang side at saka baliktarin rin hanggang sa maluto lang din yung bangus. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Binawasan ko lang ng mantika yung kawali. Gagawa na rin tayo ng sauce. Ilagay ko na rin yung sibuyas. Ihalo lang hanggang sa maluto. Huwag lang natin i-overcook. At lagyan ko na rin yan ng tuyo. Paglagay din ako ng oyster sauce. Lagyan ko na rin ng paminta. At maglagay na rin ako dyan ng lemon juice. Pwede rin calamansi juice kung mayroon ka, at dagdagan ko na rin ng panimpla na liquid seasoning at maglagay na rin ako ng asukal. Ihalo lang hanggang sa matunaw lang din yung asukal. Pwede ka rin maglagay ng slurry kung gusto mo ng malapot na sauce, or ako hindi na ako maglagay kasi gusto ko, ayoko ng medyo sobra ang lapot niya. Yung natural niya lang na sauce ay yun ang gusto ko. Pagkakulo, ibalik ko na rin yung piniritong bangus. At siguraduhin mo lang din na magkaroon din ng sauce yung sa taas na parte para lahat na part ay may timpla na rin. At tikman ko rin yan kung okay na ang timpla niya. Napakasarap na ng timpla niya. Okay na yan. Ready to serve na yan yung ating bangus steak. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo itong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Okay na ito kung gusto mo nang mas sabaw-sabaw pa siya o may marami kang sauce. Okay na, pwede na natin isi-serve yan. Pero kung mas gusto mo yung concentrated pa yung sauce niya o medyo malapot, ituloy mo lang ang pagluto hanggang makuha mo lang talaga yung lapot ng sauce na gusto mo. Kasi talagang mas masarap din naman talaga pati yung kaliskis niya ay maluto o ma-scoot talaga sa sauce. Talagang mapapa-extra rice ka niyan sa sarap. Kaya mga kalasa, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye!